Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan, saan man tayo sa mundo. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating balitaan, palakpakan muna natin ang ating mga sarili. Yehey! Ang ating tatalakay ngayon ay Armed Forces of the Philippines magpapasaklolo sa ibang bansa sa resupply mission sa West Philippine Sea. Kailangan natin ng saklolo sa ibang bansa ng mga kalyado ng Pilipinas dahil sa matinding panghaharang ng mga Chinese dyan sa ating teritorya, mga kababayan. Magpapasaklolo na ng Armed Forces of the Philippines sa ibang bansa para sa patuloy na pagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Kasi nga po, binabangga na tayo ng mga barko ng China. Hindi natin kaya kasi dambuhala po yung mga kanilang mga barko. Kontra lang sa bangka. Yung sa Pilipinas. Wala tayong kalaban-laban, tapos ang dami pa nila. Mahigit 30 na barko na naman ang nandyan sa South China Sea or West Philippine Sea. Kaya talagang pinipirsa tayo ng mga Chino. Para sa ganun ay makuha nila ang Ayungin Shoal. Ay nako. Mag-react sana naman dyan yung mga ibang opisyalis ng gobyerno. Wala tayong naririnig sa kanila. Lalo na po yung mga maka-China, hindi na sila nagbibigay ng kanilang opinyon, mga kababayan. Sa Kapian sa Manila Bay, sinabi ni General Romeo Browner Jr. ng EFP Chief of Staff na posibleng magsagawa ng Joint Resupply Mission sa West Philippine Sea kasama ang mga bansang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas. Ito po ay isang opsyon, mga kababayan, na maaring gawin ng Armed Forces of the Philippines. Ayon po sa pahayag ni General Browner ay bunsod ng pagbangga ng isang Chinese vessel sa mga barko ng Pilipinas nitong linggo. Hinarang at binangga ng barko ng mga Chinese ang BRP Cabra at civilian ship na Unaiza May 2 na patungong Ayungin Shoal. Napakadelikado talaga yan, mga kababayan. Talagang minamaliit tayo ng mga Chinese. Kasi nga po, ang lalaki yung mga barko nila kontra mga barko natin ay gawa lang ata ng kahoy. Na talagang wala tayong kalaban-laban kahit anong gawin natin. Talagang papalubugin nila yung mga barko ng Pilipinas. Paliwanag pa ni General Browner, kinukonsidera rin nila ang paggamit ng Philippine Navy para sa resupply mission dahil mas kumpleto ang kagamitan ng mga Philippine Navy ship, mga kababayan. At tinitiyak ng EFP Chief of Staff na tuloy-tuloy lang ang resupply mission alinsunod sa kautusan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Inamin ni Browner na nababahala ang EFP sa ginagawa ng China. Subalit po, kailangan natin ipagtanggol ang ating teritoryo. Yan po ang sabi ni General Browner, mga kababayan. Talagang wala. Bakit kaya masyadong makamkam naman itong China? Ang luwang-luwang na nga nila, ang luwang-luwang na nga yung sinakop nilang dagat. I think it's about 600 something miles away from their shoreline ang kanilang sakop. Tapos pag iinteresan pa nila yung easy ng Pilipinas. Saan naman magkaisa tayo ang mga Pilipino, walang maka-China,
na mga opisyalis ng gobyerno, nakikita natin dyan, tahimik sila, mga kababayan, hindi man sila nagre-react sa mga nangyayari dyan sa WPS. Sana po magtulungan, ito po yung oras na magkaroon ng pagkakaisa ng bawat Pilipino. Para sa ganun ay may pagtanggol natin ang ating teritorya na napakaraming kayamanan dyan, mga kababayan. Katulad ng langis, mga isda na dyan kumukuha ng ikinabubuhay ng mga kababayan natin na mangingisda. Sana po suportahan natin ang ating gobyerno, lalong-lalo na po ang ating mga kasama dyan sa Armed Forces of the Philippines. Sila po ang nagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Binigyan diin ng Armed Forces of the Philippines na huwag diktahan ang Pilipinas kung ano ang dapat gawin sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Gayunpaman, handa ang Armed Forces of the Philippines na ipagtanggol ang West Philippine Sea. Ito'y sa gitna ng panggigipit ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa WPS. Sa ngayon ay may tinitignan na ng Armed Forces of the Philippines na ibang paraan o ibang opsyon para mag-resupply sa BRP Sierra Madre. Pakinggan natin ang sasabihin ni General Romeo Browner Jr. Siya po ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. For me, China has no right to tell us not to repair that while they themselves have created these artificial islands. Hindi naman tayo laki alam, hindi naman natin sinabi don't do that. Hindi naman natin sinabi na don't bring in missile systems into these artificial islands. Sila na nakikialam pa nun. Napakalaki ng imbalance. Iniwala ang general na talagang gustong angkinin ng China ang Yungin Shoal. Kaya nais ng China, mga kababayan, na matanggal yung BRP Sierra Madre. Ngayon po ay ang daming barko ng Chinese doon sa WPS. Kasi nga, nag-escalate na ito. Alam niyo yung kinakatakutan natin, yung talagang magbanggahan. And you were there, you've experienced that. Very close, no? Halos tayo ang umiiwas. Then yes, we stop our ships.